Matapos ang kabi-kabilang handaan at palitan ng regalo, saan napunta mga basura pati ang mga gift wrapper? Dito o, sa kalsada. Madaling araw-araw dumaan kami rito. Kinuha na namin yan, si meron na naman. Hindi talaga naubusan ng basura dito sa Isegui. Marami talagang basura rito. Maraming wrapper yung nakikita dito. Ayun yung pinakamarami, sir, yung wrapper. Dismayado ang Eco Waste Coalition. Ito ay refleksyon ng ating kapababayaan at kakulangan ng atensyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng batas sa basura. Sa datos na nakuha ng Eco Waste Coalition mula sa Philippine Paper Mill Association, taon-taon aabot sa mahigit 2 milyong tonelada ng papel ang konsumo ng mga Pilipino. Sa dami ng papel na ito, kalahati lang ang bumabalik sa mga paper mill para ma-recycle. Ang kalahati, nagiging basurang pumapasok sa groundwater. Isa pang resulta ng kapabayaan po natin ay karamihan itong mga plastic packaging na ito, no, na ibinibigay natin sa regalo kasama ng mga papel ay halo, no, pinagdidikit ng mga tape na minsan napupunta sa mga kanal at nagbabara. No. Panawagan ng grupo sa susunod na Pasko, huwag nang gumamit ng Christmas wrappers. Lingon-lingon lang sa bahay ninyo, may magagamit ka ng alternatibo. Pwede mga lumang paper bag, lumang dyaryo, o di kaya mga lumang garapon, linisin lang at lagyan ng lumang ribbon. Handa na meron tayong sorpresa na pag binuksan mo ang regalo, hindi mo pa nakikita yung laman, ano, at nai-excite lalo-lalo na yung mga bata. No. Ngunit kung ang excitement po natin ay nagdudulot naman ng pagsasayang ng mga resources natin, lalo-lalo na ng mga papel, ito po yung ayaw nating mangyari. Maging resourceful po yung mga communities natin sa paglalikha ng pambalot na regalo. Para sa unang balita, Dano Tingkong, ko reporting.